So ang susunod ko naman ay ipapaliwanag sa inyo is ang isang NOT gate. So ipapaliwanag ko muna sa inyo ang isang truth table ng isang NOT gate. So kung makikita nyo, ito ang isang NOT gate at ito ang kanyang schematic symbol. So kung mapapansin nyo, hindi katulad nung naunang dalawa, ang kanyang input ay isa na lang. So mas madali na lang siya intindihin, hindi katulad ng dalawa na nauna na medyo nakakalito. Kasi dito, syempre, pag isang input, equivalent na lang yun sa isang output. So, yun, one is to one. No, mas may intindihan yun na. So, hindi na kayo malilito. So, kung makikita nyo dito, ito ang isang schematic symbol ng isang NOT gate. So, ang explanation lang dyan sa kanyang truth table, ang input ay sinaksak mo sa negative terminal or sa off state, naka-off state siya, mag-on naman lang kanyang output. So pag nasa on state naman ang kanyang input, na-connect sa positive, ang kakalabasan naman ng kanyang output is zero or negative or off state. So meron tayong other, just to let you know, ang isang NOT gate is also known as the inverter gate. So syempre ang sa madaling salita, so inverter, ayun, na baligtaran yung kanyang input at output. So ayun, katulad dito sa truth table, 0 yung input pero 1 ang kinalabasan sa output. So inverted yung parang nagbabaligtaran lang sila. So yung input naman pag naka-on, ang kanyang output is off lang. So ganun lang siya kadali. Yun lang yung pinakamadaling explanation doon. So ito ang kanyang schematic diagram. So ito, kung makikita nyo to, ito ang kanyang schematic diagram ng isang NOT gate. Kung makikita nyo, ito ang kanyang symbol. At kung makikita nyo, hindi katulad dito sa dalawang nauna, which is yung end at saka or, ayan, makikita nyo, dalawa na lang yung kukonekta, yung pagkukonektahan ng isang NOT gate. So yung 1 yung input, yung 2 is yung output. So ito na malilito. At syempre yung 7 na connect sa ground automatic, and yung 14 na connect sa VCC, which is positive terminal ng isang breadboard. So tara, i-execute na natin siya sa ating TinkerCAD. So syempre katulad lang din na nauna, maglalagay tayo ng ating breadboard kung saan natin gagawin ang ating mga connections. And syempre, power supply para malaman natin kung gumagana ba or merong dumadaloy na oryente sa ating breadboard. So, connecta natin yung positive terminal ng ating power supply sa positive terminal, syempre, ng ating breadboard. So para maganda tingnan, aesthetic kumbaga, at saka nagko-correspond sa kanyang terminal, baguhin nyo para hindi kayo malito. Positive is red and negative is black. So kukonekta natin tong negative ng taas sa negative ng baba, and yung positive ng taas sa positive ng baba. So baguhin ulit natin yung kulay. And then, ayun, susunod natin lalagay is ang NOT gate. So search natin. So kung makikita nyo, walang lumabas na NOT gate dito. At huwag kayong magalala.
So, katulad nga nung sinabi ko sa inyo anina na ang isang NOT gate is also known as the inverter gate. Kasi yung kanyang input at output ay inverted. So, 0, 1, and 1, and 0. So, pwede natin i-search dito. Ang pangalan kasi ng NOT gate dito is hex inverter. So, ayan. Ilagay na natin siya. So, syempre, connecta natin itong power ng NOT gate sa positive. And, syempre, yung ground sa ating negative terminal. And, so, ayun. Ang susunod naman natin na ilalagay is ang ating slide switch. And, this would serve as our on and off switch ng ating LED. So, ilagay natin siya dito. And, kung makikita nyo, ito ang ating 0, ang ating terminal 1, which is ang ating ikokonekta sa ating negative terminal ng ating breadboard. And, ang terminal 2, which is ang on state, ikokonekta natin yan sa positive ng ating breadboard. So, palitan na lang din natin yung kulay. Yung terminal 2 is ang positive. So, it's red. So, ang common naman natin, ito ang i-connect naman natin sa input ng ating gate. So, baguhin natin yung kulay niyan para may sarili siyang indicator na siya ang common. So, ang susunod naman natin na ilalagay is ang LED. So, syempre, kailangan natin ng LED para malaman natin kung gumagana ba or iilaw ba ang ating switch. Then, syempre, ang ating resistor para hindi masyadong malaki ang current na napapasok sa ating LED. Kung hindi, masisira or masusunog ang ating LED. At, ayun. Ipoconnect natin ang anode ng ating LED sa ating output. Ayan. So, palitan natin yung kulay. Gawin natin ayan. Gawin natin red. Gawin na lang natin black. Para ayan, hindi siya nag-overlap dito. So, ito naman ang terminal 1 ng ating resistor. I-connect na natin yan sa negative. So, yan yung ground. And so, ayan. Let's try to simulate. So, ayan. Kung makikita nyo ang ating terminal 1. Kung makikita nyo ang ating terminal 1, which is nasa off state, which is nasa 0. Nasa 0 siya kasi nakakonekta siya sa ating negative. Pero, ang kanyang output ay naging on state at umilaw ang ating LED. So, ayun nga, inverted, pag naka-off state ang ating input or nasa negative, ang kanyang output ay magiging positive or magiging on state at iilaw ang ating LED switch. So, ganun din, vice versa. So, ayun, ang ating terminal 2 na nakakonekta sa positive, which is ang on state, ang ganyang output naman ay naging 0, which is ang off state. So, positive yung input na connect sa positive, on state, pero ang kanyang output ay off state, 0. Kaya hindi umilaw ang ating LED switch. So, ganun lang kadali. Sana na naintindihan nyo. At ang susunod naman natin na i-explain ay ang buffer gate.